inakay ito palabas ng kwarto. Papunta sila sa sala at napadaan sila sa hallway na makikita ang malawak na garden. Nakita ni Mia ang dalawang mamahaling sasakyan na nakaparada. Mga Bugatti Veyron ito, at nakita niya ito sa TV na siyang pinakamahal na sasakyan sa buong mundo. Totoong mayaman si Rex at ang mga kaibigan niya, malamang ang may-ari ng isang sasakyan na iyon ang mapapangasawa ko. Napangiti si Mia sa kanyang iniisip. Pagdating nila sa sala, nakita ni Mia ang dalawang sexy at magagandang babae at isang matipuno at gwapong lalaki. Tinitigan niya ang lalaki na tumitig din sa kanya sabay kindat. Nilugay naman ni Mia ang kanyang buhok na tila nag-aanyaya sa lalaki. Napakagatlabi ang lalaki sa kanyang nakita. Sinundan niya ito ng tingin. Siya ba ang mapapangasawa ko? Akala ko matandang mayaman ang mapapangasawa ko. Imposibleng yang gwapong yan ang mapapangasawa ko kasi hindi na niya kailangan na tulong sa paghahanap ng asawa. Sa gwapo at yaman niyang yan, pinagkakagulahan ng mga babae yan, sigurado. Punong-puno ng katanungan ang isip ni Mia. Guys, beat Mia, our star of the night. Pagpapakilala ni Rex kay Mia sa ibang naruroon. Nginitian ni Mia ang mga kaibigan ni Rex at dumikit ang tingin niya sa lalaking kaibigan ni Rex. I'm Alex, wika ng lalaki sabay abot ng wine glass kay Mia. Nice to meet you, Alex. Pang-akit na sagot ni Mia habang tinatanggap ang wine glass mula kay Alex. The two of you get along well together. I'm Patricia and this is my sister Stephanie. Sabat ng babae sa pag-uusap ni Mia at Alex. Sinalinan ni Patricia ang wine glass ni Mia habang si Stephanie naman ay inamoy ang buhok ni Mia na malapit sa liig. Palingon-lingon si Mia at napansin ito ni Rex. Hinahanap mo ba ang mapapangasawa mo? Nandun siya sa guest room, naghihintay sa'yo. Itinuro ni Rex ang pinto ng guest room. Nadismaya ng konti si Mia nang malamang hindi pala si Alex ang mapapangasawa niya. Pero binaling niya ang kanyang atensyon sa lalaki naghihintay sa kanya sa guest room. Tinungo niya ang guest room at kumatok ng tatlong beses. Ngunit walang sumagot. Lumapit si na Rex kay Mia na muling kumatok sa guest room. Hinawakan ni Alex ang baywang ni Mia. Napatingin si Mia kay Alex at muling kumindat sa kanya ang lalaki. Medyo kinilig si Mia sa nangyari. Si Rex na mismo ang nagbukas ng pinto ng guest room. Nagulat si Mia nang biglang humigpit ang kapit ni Alex at siya'y tuluyang kinarga nito sa kanyang mga braso. Namula si Mia at nagsimulang uminit ang kanyang katawan sa paggagawa ni Alex. Nakatitig lang siya sa mukha ni Alex habang kinakarga siya papasok ng guest room. Umpisahan na natin! Excited si Alex sa kanilang gagawin. Umpisahan? Ngayon na, dito? Kasama sila? Akala ko nandito ang mapapangasawa ko. Anong ibig sabihin nito? Lalong nalito si Mia sa mga nangyayari. Hiniga siya ni Alex sa malapad na mesa at pinusas ang mga kamay at paa niya. Ano ba ang gagawin natin? Muling tanong ni Mia. Basta, magtiwala ka sa akin. Masarap ang gagawin namin, sagot ni Alex. Napapikit na lang ang mata ni Mia nang nag-umpisa na siyang hubaran ni Alex. Pinagpunit-punit nito ang suot na gown ni Mia gamit ang tela mula sa pinunit na gown. Piniringa ni Alex si Mia. Narinig ni Mia ang malalalim na hininga ni Alex. Samsam niya sa kanyang pisngi ang mainit na hangin sa tuwing humihinga ito. Narinig din niya si Rex ang dalawang babae na pumalibot sa kanya. Let's get it on, sigaw ni Patricia. Nakaramdam si Mia ng matalas na bagay na humiwa sa kanyang dibdib. Aray, masakit! Napangiwi sa sakit si Mia. Umagos ang dugo mula sa sugat niya sa dibdib
at dinilaan ito ng mga nakapalibot sa kanya. Ilang sandali pa'y napasigaw si Mia nang ang dating pagdila ay sinabayan na ng pagkagat sa balat niya. Pinilit ni Mia na makawala sa pusas, ngunit hindi niya ito magawa. 27 minutong nanantiling buhay si Mia mula nang umpisahan siyang lapain ng mga wakwak. Salamat sa pag-imbita sa amin, Rex. Napakasarap talaga ng tao. Malayo sa dugo ng hayop na nakasanayan na natin. Sulit ang bayad namin sa masarap na pagkain na iyong hinanda. Wika ni Alex na nuoy na sasakyan na at papalis na. Sa ulitin, Rex, ha? Don't forget to invite us again. Si Patricia na nasa Manila habang si Stephanie ay nasa front passenger seat. Siyempre, iimbitahin ko ulit kayo. Basta guys, this will be our little secret, okay? Sigaw ni Rex na kumakaway sa mga papalis ng mga kaibigan. Pag nakakain si Rex ng marami, lalo na kung tao ang nakain ito, ilang araw din itong nakakatulog. Nagigising lang ito pag nagugutom ulit. Dumaan ang ilang araw, nagutom si Rex. Nagising ito at agad na binuksan ang freezer. Ngunit wala na itong laman. Kailangan na naman niyang kumuha ng bihag. Naalala niyang ipinangako niya pala na magpaparty siya sa dibun ng kambal. Ngunit dumaan na ang karawan ng mga ito. Mabilis na naligo at nagbihis si Rex. Nagtaka si Rex sa katahimikan na sumalubong sa kanya pagbukas niya ng pinto. Kadalasan kasi maingay ang mga babae sa loob na nagtatawanan, nagkakantahan o di kaya'y nanonood ng TV. Pagbaba niya ng hagdan, naamoy niya ang dugo sa paligid. Napakunot noo ang siya at nagtaka kung ano ang nangyari. Dali-dali, siyang bumaba at hinanap ang mga babae. Ngunit mga bakas lang ng dugo sa sahig at nagkalat sa mga gamit ang nakita niya. "Girls, what happened here? Are you guys all right?" sigaw niya. Nagtungo siya sa mini pool at nakita ang pira-pirasong katawan ng mga babae na nakalutang sa pool. Napasigaw na lang siya. Sa galit sa sinapit ng kanyang mga bihag, ilang buwan din niyang kinalap ang mga bihag na iyon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. 3 lang ang pwedeng makagawa nito sa mga bihag niya. Ang 3 kapwa wakwak na inimbitahan niya sa pagkain kay Mia. Sa isip niya ay binalikan ang mga bihag niya habang siya ay natutulog. "Mga walang utang na loob, inimbita ko na nga kayo, hindi pa kayo nakontento? Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong ito," sigaw ni Rex. Unang tinawagan ni Rex si Alex sa telepono. "Visit ka, Alex, ikaw bang kumain sa mga bihag ko? Hindi ka ba nakontento sa isang bihag at pinatay mo ang lahat ng bihag ko?" Galit na wika ni Rex. "Bro, calm down. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Actually, kagigising ko lang kaninang umaga. And I have CCTV footage to prove my claim," mahinagong sagot ni Alex. Tinawagan naman nito si Patricia. "Bitch, hindi na kayo nakontento sa isang tao na kinain natin at binalikan niyo pa ang bihag ko. Do you know how much I've been through just to get those girls?" Galit na galit si Rex. "Excuse me, huwag mo kaming pagbibintangan dahil wala kaming kinalaman dyan. I just woke up an hour ago and Steph is still sleeping. How dare you call me a bitch?" Pinatay ni Patricia ang cellphone. Sa galit ni Rex, hindi niya napigilan na lumabas ang kanyang pangil at umaba ang kanyang kuko. Sinuntok niya ang pader ng sobrang lakas na sumabog at nabutas ang buong pader. Nagulat siya nang may marinig na tumatakbo mula sa kanyang likuran habang sumisigaw ng kas-kas. "Nandito ka pala, visit," sigaw ni Rex. Naisip niyang hindi pa nakakalabas ang kumakain sa mga bihag niya at ito ngayon ang tumatakbo sa kanyang likuran. Agad na humarap si Rex sa direksyon ng tumatakbo nang magulantang siya sa nakita. "Paano napadpad rito ang dalawang kakaskas?"
Tanong nang nagulat na gulat na si Rex. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawang umiwas ni Rex. Nasakmal siya sa liig ng isa sa mga kaskas habang dinukot naman ng isa ang kanyang puso. Natumba si Rex habang ninangat-ngat ng dalawang kaskas. Naisip niyang ganun pala ang pakiramdam ng kinakain habang buhay pa. Bago siya nalagutan ng hininga, nasambit niya ang dalawang pangalan. Ibony, Ivory. Ang mga kaskas ay uri ng aswang na kilala sa Negros. Malalaman mo na sila'y nasa paligid pag narinig mo ang tunog nilang kas-kas. Namamana lang ang pagiging kaskas at hindi pwedeng ipasa gaya ng ibang uri ng aswang. Tanging mga babae lang ang pwedeng maging kaskas. Lumalabas lamang ang pagiging kaskas kapag nasa tamang edad na ang babae. Nananatili itong birhen. Malas lang ni Rex na dalawa pala sa mga bihag niya ay mga kaskas. Nawa ay naibigan yung muli mga kakripi ang ating istorya ngayon. Hanggang sa muli.